Ayan na po yung column at yung ginawa po nilang coping beam. Okay? So ngayon po ay mayroon na po yung buhos po ng semento. Muli nagpabalik, donsolvlog.ph. So ngayon po ay mag-adit po tayo ngayon ng panibagong update patungkol po dito sa kita nata yung Nlex-Slex connector. Okay, so sa ngayon pala ay araw ng Webes. Okay, Webes Santo. Holy Week. Kung kaya naman po ay wala po tayong nakikitang mga nagtrabaho dito po sa itinata yung Nlex-Slex connector. So ngayon po ay samahan niyo po akong baybayin ito pong kahabaan ng Antipolo Street. Okay. Okay, so ayan na po yung column at yung ginawa po nilang coping beam. Okay, so ngayon po ay mayroon na po yung buhos po ng semento. Okay, at ayun po yung panulukan ng España Boulevard. Okay, so ito pong tumbok po natin ngayon. Ito po yung papuntang Dimasalang. Okay, so napakatahimik po ngayon dito. Okay, so ito po yung pangalawang column po. Ayan po yung ginawa nilang coping beam. Okay, so may natira pa rin mga scaffolding. So dito po sa may bandang gitna, sa pagitan po ng España Boulevard at ng P. Florentino Street. Ayan. Mayroon na rin po siyang coping beam. Pero po hindi pa rin po natatanggal yung mga scaffolding, yung mga suporta po ng mga bakal nung ginawa po yung coping beam. Okay. Okay, so nandito po tayo ngayon sa panulukan ng P. Florentino Street. Okay, so dito po ayan yung coping beam. Wala na siyang mga scaffolding. Ayan. Okay, at patawin po tayo ngayon ng P. Florentino Street. Okay, at ito po yung kahabaan po ng P. Florentino Street. Ayan. Okay, so dito po ay nag-umpisa na po silang maglagay ng mga bakal na suporta po sa gagawin po nilang coping beam. Okay? So ayan po yung mga scaffolding. Okay, so ganoon din po dito sa may bandang gitna po sa pagitan po ng P. Florentino at ng P. Margal. So ayan, mayroon na rin po sa mga scaffolding. Ayan, at yung mga bakal po na suporta po sa gagawin po nilang coping beam. Okay, so dito nga po sa may bandang gitna, sa pagitan po ng P. Florentino at ng P. Margal, ang ginawa po nila ay pierhead. Okay? Kaya po dito ang ginawa po nila ay pierhead. Makakaharang po kasi yung itatayo po nilang scaffolding. Ayan. So sisikip na po yung daanan dito. Unlike po dun sa may panulakan ng P. Florentino ay maluwag po, kaya ang ginawa po doon ay coping beam.
Okay, so yung coping beam kasi ay hindi na po siya iikot. Naka-fix na po siya, unlike po dito sa pier head. Iikot po nila yan. Okay, so dito rin po sa may panulakan ng Pimargal. Ayan, meron na rin po ditong kulong. Okay, so nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Pimargal. At nasa panulakan po tayo ngayon ng Antipolo Street. Okay, so dito po may nakaabang na river cage. Okay, at dito nga po sa kahabaan ng Antipolo Street. Okay, sa pagitan po ng Pimargal at ng Dapitan Street ay mayroon pa rin pong dalawang kabahayan ang nakatayo po dito. Ayan. So, lately lang po ay nakapag-live po tayo dito. At nakita po natin yung ginawa po nilang demolisyon. Ayan. So, dito po sa pagitan nitong dalawang bahay. Ayan. Ngayon po ay na-clear na po nila. Okay, so napatag na po nila. Okay. Okay, so ayan, may naka-standby ditong backhoe. Ayan po yung drilling rig machine. Ayan po yung gamit po nilang panghukay o pambutas po sa ginagawa po nilang kulong. Okay. Okay, so patawid po tayo ngayon ng Dapitan Street. Okay, so dito po ay halos kumpleto na po yung naitayo po nilang mga kulong. Okay, at ayan po yung PNR Laonlaan Station. Okay, so ito po kasi nasa pagitan po tayo ngayon ng Dapitan Street at ng Laonlaan Street. Dito po marami pa rin pong mga bakal, oh, na naka-standby, tambak. Okay, so nandito tayo ngayon sa kahabaan pa rin po ng Antipolo Street. At nasa pagitan po tayo ngayon ng Maria Clara Street at ng Simone Street. Okay. Ayan, yung tumbok po natin, ito po yung papuntang Pimasalang. Okay. Ayan, yung naka-standby po dito mga heavy equipment. So ito po yung crawler crane ang naka-standby po dito. Okay, so dito po sa pagitan ng Simone Street at ng Maria Clara, ayan, apat na rin pong kulong yung naitayo po dito. So sisilipin po natin dito pong sa pagitan po ng Dimasalang Road at ng Simone Street. Okay. So dito po kasi ay marami pa rin pong mga kabahayan ang nakatayo po dito sa pagitan po ng Simone Street at ng Dimasalang Road. Okay, so dito po sa panulakan din ng Simone Street at sa pagitan po ng Maria Clara ay ayan, marami pa rin po mga kabahayan ang nakatayo po dito. Okay, so patawid tayo ngayon ng Simone Street.
Okay, so dito po sa pagitan ng Dimasalang Road at ng Simone Street ay wala pa rin pong kabahayan ang nadidimulis po dito. Yan. Okay, so at ayan na po yung pinaka-end po nito. Yung Dimasalang Road. Yan. So hanggang dito lang po muna ang ating update patungkol po dito sa tinatayong Nlex-Slex connector. Okay, so maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa aking munting YouTube channel. Okay, so hanggang sa muli, maraming salamat po.